Magandang gabi sa inyong lahat at dito muli tayo sa panibago nating topic ngayong gabi. Ang topic nating pag-aralan ngayon, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, hiniyahan ko muna kayong tayo'y lumuko ng ating mga ulo sa panalangin. Aming dakilang Diyos, nais naming luwalhatiin muli ang inyong pangalan sa gabing ito na kung saan maipagpatuloy namin ang inyong gawain sa pamamagitan ng Media Ministry. Pagpapalain uli, Ama, ang mga kaibigan naming taga-subaybay na mga manunood kung mayroon silang natutunan sa nagdaan naming mga topic patungkol sa Revelation 12 at kabahagi sa mga paksa na aming tatalakayin ngayon nagmula sa kapitulong ito at aming hinihiling ang inyong pangangasiwa. Umaasa kami na lahat ng tagapanood namin, anuman sila karami inyong ipagkaloob, na kung paano namin naunawaan ang inyong mga salita, kanila ding maunawaan, at malaman ang galaw ng kaaway, kung paano ang digmaan nangyayari na nagmula sa langit at natapos sa aming planeta, umaasa kami na sa gabing ito, malaking katulungan ito sa mga taong nagsasaliksik sa katotohanan. Pagpapalain ng bawat isa, lalo na sa aming inyong pangangasiwa sa aming buhay habang gagawin namin ang bahagi sa pangangaral na ito. Maraming salamat at ganun din sa aking kapartner ngayong gabi, inyong pagpapalain si Sir Wynn sa kanyang pangunguna. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nagdaan nating topic at ito yung panghuli kong topic na aming tinatalakay sa inyo, ang dalawang babae, no, two women in the book of Revelation. Pero ang kalahati, hindi namin na itatalakay ang digmaan na nangyayari sa Revelation 12, atin itong itatalakay ngayong gabi. Kaya ngayong gabi, ang title na ating pag-aralan, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas. At atin yung matutunghayan sa kapitulong ito. No? Ating titingnan at i-review ko uli ang ating napag-aralan nung nagdaang pag-aaral natin na mayroong isang babae na ang kanyang kasuotan, nagdamit siya ng araw, no, inyong nakikita yung larawan, at nakaapak ang kanyang mga paa, nakaapak sa ibabaw ng buwan, at mayroon siyang crown of 12 star. At ang babaeng ito naglalarawan sa tunay na iglesia. Pero napapansin ninyo ang dragon na galit laban sa babae. At ang isang babae sa Revelation 17 ay nagsimbolo sa apostate church. No, ito yung pure church at mayroong tinatawag na apostate church at alam ko na inyong naintindihan. At napapansin ninyo ang dragon ay nagagalit sa babae. Ngayong gabi, ating pag-aralan ngayon, ang isang vision o pangitain ni Juan, Apostle Juan, sapagkat si ang Book of Revelation ay sinulat po ito ni Apostle Juan nung siya ay nandoon sa isla ng Patmos. At sa kanyang sulat, nakikita ninyo sa Apostle Juan kung paano niya nakikita ang pangitain. At ito yung nakasulat sa verse 3. Ating babasahin ang versikulo 3 hanggang versikulo 4. Ito ang pangitain na nakita ni Juan. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. Mayroon siyang sign na nakita sa langit. Narito ang isang malaking dragon na mapula. Nakikita na may 7 ulo at 10 sungay. At ang kanyang mga ulo may 7 diadema. Nais ko sa inyong ipapaliwanag ang larawang ito na nakita o tanda sa pangitain ng nakita ni Juan. Nakita niya ang malaking dragon na mapula, scarlet. No? Pagtitingnan ninyo yung Revelation 17, ang babae, pula din ang kanyang kasuotan. Kung ano ang damit ni Satanas, damit din ng babae sa Revelation 17. Sabi ni ang Revelation 12, no, ang dragon mayroon siyang 7 ulo at 10 sungay. No, napapaliwanag ko na sa una kong topic na ang 7 ulo, ito po ay nagsimbo ang once na ang Biblia magbabanggit ng number 7, it signifies completeness. No? Yung pag-umpisa sa kanyang pamamahala hanggang matatapos ang kanyang pamamahala, ito po ang sinisimbuluhan ng number 7. Napapansin ninyo, maliban na mayroon siyang 7 ulo, na mula mag-umpisa ang kanyang pamamahala, matatapos ito, no? Ang kanyang pamamahala. Kaya napapansin ninyo, mayroon siyang 7 ulo, ngunit mayroong 10 sungay.
Kung ang Biblia, ang paboritong numero sa kaharian ng the favorite number of God's kingdom is number 12. 12 apostles in the New Testament, 12 tribes in the Old Testament, sapagkat that is the favorite number of God's kingdom. Ang kingdom naman ni Satanas, nung nakikita natin sa larawan ng dragon, mayroon siyang 7 ulo at 10 sungay, sapagkat number 10 in the kingdom of Satan, number 10 is the favorite number of his kingdom. Kung mayroong numero ang kaharian ng Diyos, mayroon ding number na paboritong numero ang kaharian ni Satanas na mayroon siyang 10 sungay. Na mapapansin ninyo, at ang kanyang mga ulo may 7 diadema. No? Once na may Biblia, magbabanggit ng crowns, yung kanyang monarchy, ang kanyang 7 ulo, magpapatuloy ang walang putol ang kanyang pamamahala hanggang ito matatapos. Na ating napag-aralan yung Revelation 13, ang hayop, mayroon siyang 7 ulo pero nasugatan ang isang ulo at natigil ang kanyang kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan ni Satanas from the beginning of his reign until it finished, no, ay mananatili ang kanyang monarchial power. Now, dito sa verse 4, ito yung sinasabi, at sa, ang dragon na ito, ang kanyang ginawa, at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3rd bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng nanganganak na upang lamunin ang kanyang anak sa pagkapanganak niya. No, ang ginagawa nitong dragon, sapagkat nakita ito ni Juan na nakita niya ang pangitain sa langit, pero ang dragon na ito na mapula na mayroong 7 ulo at 10 sungay, mayroon itong buntot at 1/3 sa mga bilang ng mga bituin ng Diyos sa langit ay kanyang ikinaladkad. No, kanyang buntot ang 3rd bahagi kinaladkad niya sa lupa. Ano ang ibig sabihin? Ating pag-aralan, ito nakikita ninyo itong dragon, no? Ito ang larawan ng dragon na may 7 ulo, 10 sungay at ang kanyang buntot kinaladkad ang mga bituin ng langit, no? Ano ba ang kahulugan ng buntot? Ating pag-aralan sapagkat ang Revelation 12 ay maraming mga simbolo. So, hindi natin ito maintindihan ng malinaw hanggat hindi natin hanapin sa ibang talata. Ano ba ang ibig sabihin ng buntot? Pag ang Biblia magbabanggit na ang dragon, ang buntot niya ay nakaladkad niya ang 3rd bahagi ng mga bituin. So, ano ba ang kahulugan nitong buntot? Once na magsasalita ang Biblia patungkol sa buntot, ano ba ang kahulugan? Mayroon po tayong talata na ating mababasa sa Isaiah. Kapitulo 9, versikulo 15. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 9:15, the ancient and honorable, he is the head, and the prophet that teaches lies, he is the tail. No, sabi niya, nang hinatulan ng Panginoon ang bansang Israel, sabi niya, yung mga matatanda at mga honorable, no? Mga magagalang na mga tao, sila yung ulo at ang mga propeta na nagsasalita ng kasinungalingan, siya yung buntot. Ang ibig sabihin ng buntot, mga kapatid, sa talatang ito, a prophet that speak lies. No? Ang isang nilalang na nagsasalita ng kasinungalingan. Pag mayroong pananalita ng kasinungalingan, ito po'y sinisimbuluhan sa buntot sa Biblia. Kaya napapansin ninyo, ang rebellion, tandaan ninyo, ang rebellion, hindi ito nag-umpisa sa lupa. Sa kalagitnaan ni Kristo at ni Satanas. Kasapagkat ang ating pag-aralan ngayon, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas, at ang digmaan, hindi ito nag-umpisa sa lupa, kundi ang digmaan nag-umpisa sa langit. Pero napapansin ninyo, ilan ba sa mga anghel ng Diyos ang nagiging kasama ni Satanas nung nagkakaroon ng rebellion sa langit? 1/3, kung inyong babasahin yung Revelation 12, verse 4, 1/3 sa mga anghel sa langit ay kinaladkad ng kanyang buntot. So kung mayroon siyang 1,000,000, 1/3 noon, at hindi lang 1,000,000 ang anghel ng Panginoon. So, ano ang ginagamit sa digmaan ni Satanas, ni Kristo at ni Satanas, gumagamit po siya ng kasinungalingan. Ang buntot na tinutukoy sa
langit na dadaya tayo pa kaya? Kaya nga kailangan alamin natin ang galaw ng kaaway, paano siya gumagalaw. Ang anak, yung anak ng babae, anak ng tunay na iglesia, ala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Kaya nga si Jesus Christ, nakaupo sa kanan ng Diyos. Ha? Ito yung sa English, no? And her child was put up unto God and to His throne. Ha? Napapansin niyo. Dito tayo, ating pag-aralan ngayon sapagkat ang Revelation 12 verses 7 to 9, mayroong digmaan dito at ito yung magiging focal point of our study this evening. No? Ating pag-aralan ito, sabi sa versikulo 7, at nagkakaroon ng pagbabaka sa langit. Nagkakaroon ng labanan, nagkakaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka. So, dalawang grupo. Sa pangitain ni Juan, nakikita niya ang nagkakaroon ng gera sa langit. Ang gera sa kalagitnaan ni Miguel at ang kanyang mga anghel. Ang pangalang Miguel, pagtitingnan ninyo sa Hebrew, the one who is like God. Pero pagbabasahin ninyo yung Daniel 12, verse 6.
babae at ng ahas. No? Bakit sa pamamagitan ng babae at sa
taong Gracias. Thank you.
Tawa.
La nan
sa Biblia. God's law is transcript of His character. God's commandments are transcript of His character. Commandments man yan o law. Transcript yan sa kanyang karakter. Subukan ninyo, ititake note ninyo ang mga talata na aking sinusulat. Isa-isa ito ninyong basahin sa Biblia. Wala na akong panahon, sapagkat kung isa-isa ko itong babasahin, matagal tayo matatapos. Subukan ninyong babasahin. Ang Diyos ay pag-ibig. Maniniwala ba kayo na ang Diyos ay pag-ibig? Saan natin mababasa? 1 John 4:8, God is love. Pero pagbabasahin ninyo ang batas ng Diyos, gumawa siya ng batas ng pag-ibig. Ano ba ang dakilang batas ng Diyos? No? Ang dakilang batas ng Diyos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang kapwa, ito yung batas ng Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig, gumagawa din siya ng batas ng pag-ibig. Kaya nga mapapansin ninyo ang dalawang tapyas na bato, ito po'y pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang kapwa. Ikalawa, kayo ba'y maniniwala na ang Diyos ay mabuti? No? Saan natin mababasa na ang Diyos, God is good? Psalms 73 verse 1. Pero saan ba natin mababasa sa Biblia na ang batas ng Diyos ay mabuti? Sa Roma 7:12, ang batas ay mabuti. Mapapansin niyo, transcript yan sa kanyang karakter. Maraming mga relihiyon ngayon na nagsasabi hindi na kailangan ang batas. Mag-iingat kayo niyan sapagkat yan ang tinig ni Satanas. At madadaya kayo sa huling kapanahonan. No? Ang Diyos, ang batas niya katulad sa kanyang karakter, naglalarawan sa kanyang karakter. Saan ba natin mababasa sa Biblia na ang Diyos ay just? No? He is just. Mabutin siya na Diyos. Sa Zacharias 9:9, saan ba natin mababasa na ang batas ay just? Matuwid ang batas. Roma City 12. No, napapansin ba ninyo? At ang kautusan ang God is perfect. Perpekto ang Diyos. No? Walang saan natin mababasa? Psalms 18:30. Babasahin ninyo yan sa Biblia, isa-isa. No? Saan ba natin mababasa na ang kautusan ay perpekto? Psalms 19:7. The law is perfect. Mababasa na yan yung litra for litra. No? Transcript yan. At maraming relihiyon ngayon, wala na yung Ten Commandments. Alam ninyo kung bakit alisin nila yung Ten Commandments na hindi nila susundin? Dahil sa Sabat ng Panginoon. Sapagkat pag susundin ninyo yung Sabat, hindi Linggo. Kung susundin ninyo yung litra for litra, na susundin ninyo yung sampung utos ng Diyos, magiging Sabado. At walang Christian religion ngayon na nangingili ng Sabat, no other than the Seventh-day Adventist. Lahat ng Christian religion ngayon, Linggo. Kaya nga, walang pastor na magtuturo na susundin yung Ten Commandments. Kasi pag susundin yun, mababago ang inyong relihiyon. Now, dito sa God is perfect, mapapansin ninyo, God is light. Si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. At saan natin mababasa? John 8:12. Na ang Diyos ay ilaw ng sanlibutan. Saan ba natin mababasa na ang batas ng Diyos ay ilaw? Proverbs 6:23. Na ang kautusan ng Diyos, ito po'y ilaw. No, mapapansin ninyo, saan ba natin mababasa na God is everlasting? Ang Diyos walang katapusan. Isaiah 26 verse 4. Saan ba natin mababasa na ang batas ay everlasting? Isaiah 24 verse 5. Na everlasting covenant, ang covenant yan law, no? Deuteronomy 4:13, no? Saan ba natin mababasa na ang Diyos ay hindi mababago at ang kautusan niya hindi mababago, hindi niya babaguhin? Psalms 89:34. At sa Lucas 16:17, sabi ng Panginoon, mas magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa isang tuldok o isang kudlit ng kautusan. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng mawawala ang kautusan. Pero marami sa ating mga pastor ngayon,
madali nilang sasabihin na wala na yung Ten Commandments. Sa Old Testament lang yan. Sa New Testament, love to God and love to man. Pero hindi nila naintindihan na kapag susundin mo ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yung nakasulat sa unang tapyas ng bato, ito po yung pag-ibig sa Diyos. At ano'y pag-ibig sa kapwa, ito po yung nakasulat sa ikalawang tapyas na bato. E ang Ten Commandments ng Panginoon, ito po'y transcript ng kanyang karakter. At ito po'y inaatake ni Satanas doon sa langit at ang kanyang atake nagpapatuloy dito sa lupa. Kung mayroong relihiyon na inaatake nila yung Ten Commandments, that is not the religion of Christ. Rather, it was the religion of Satan. Ha, mag-ingat kayo. Kung mayroong relihiyon na umaatake sa batas ng Diyos, ay ito yun po ay galamay ni Satanas na sapagkat ang digmaan sa langit, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas, nag-umpisa sa langit, nagpapatuloy yan sa lupa. Ngunit ang labanan sa pamamagitan na ng iglesia ng Diyos, no, between her seed and the seed of the serpent. No, ang labanan nasa iglesia na. No, mapapansin ninyo, itong klaseng labanan, the righteousness of Christ, kaya nga atin na itong natatalakay, no, the righteousness is an everlasting righteousness, thy law is the truth. Maraming mga taong naghahanap ng katotohanan, ang kautusan po ang katotohanan, hindi po relihiyon. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth. No? Thy tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Kaya nga, hindi po pwedeng mababago yan. Napapansin ba ninyo, kailan ba, ano bang batas noon ng Diyos doon sa Garden ng Eden? Batas patungkol sa pagkain. No? Sabi ng makakain kayo sa lahat ng puno ng kahoy sa halamanan, maliban lang sa isa na nasa gitna. Huwag ninyong hihipuin, sapagkat kakainin o hihipuin, sa araw na kayo'y kakain niya on, walang pagsalang, mamamatay kayo. Bakit in the midst of the garden? Sapagkat ang batas na yung Diyos, ito po'y test of loyalty. No, tandaan ninyo, ang batas ng Diyos, ito po'y test of loyalty. If you are Christian and you are serving the Lord, the law of God in your Bible is His test, your test of loyalty. No? His test of your loyalty. No? Nung si Adan pa lang, mag-asawa pa lang sila doon sa Garden ng Eden, isang batas lang yan. Pero sa ating kapanahunan ngayon, sinulat mismo sa daliri ng Diyos, sa dalawang tapyas na bato, ito po'y transcript sa karakter ng Panginoon. Ating pag-aralan konti ang batas. Sapagkat dito, ito yung labanan sa langit, na nag-umpisa sa langit. Huh? And bakit mayroong batas? Diba? Pag ikaw din, marami ding mga tao na ayaw ang batas. Ano bang dahilan kung tayo, bakit ba tayo nagpipili ng mga senador tuwing tatlong taon? At ano ba ang ginagawa ng mga senador? Nagpapanday sila ng mga batas, gumagawa sila ng mga batas. Bakit? Ano ba itong batas? Bakit kailangan ang batas? Sabi ni Frank Braden, ito yung kanyang sulat. Laws are established to ensure peace, harmony, order, and liberty. Ano kahalaga ang batas? Ito po'y ini-establish ang batas to ensure peace. Kaya nga ang ating mga barangay, mayroong ordinansa para magkakaroon ng peace and order. No? Hindi pwede na walang ang mga tagagawa ng mga ordinansa, ang ating mga konsehal, ang ating mga congressmen sa kongreso at senador sa senado. Sila po'y tagagawa ng batas because ang batas na gagawin nila is to ensure peace, harmony, order, and liberty. Walang liberty without law. Kaya nang gusto ni Satanas na alisin ang batas, hindi maaari. Mawawala ang order ng kaharian ng Diyos o ang kanyang universe. Walang pamunuan o bansa na walang batas. Mayroong batas. Ito yung broken law. Kung mayroong batas, paglalabagin ito, it will bring penalty. Diba? Nang nilabag ni Eva ang batas ng Diyos doon sa Garden of Eden na nilagay sa gitna ng halamanan, anong nangyari nung nagkakasala si Eva?
nagkakaroon ng penalty. Di ba? Anong kasun, ano ba? Suffering, sorrow, bondage, and death. Lahat ba yan naranasan ng tao nang nilabag nila ang batas ng Diyos? Yes. Ha? Mayroon bang sumpa? Mayroon bang paghihirap? Mayroon bang kalungkutan? Mayroon bang pag-aalipin? Mayroon bang kamatayan? Lahat yan nakapackage nang nilabag ng tao ang kautusan. Maraming mga ngaral ngayon, mga even mga pastors, tinuturo na nila na hindi na mahalaga ang kautusan ng Diyos. Pero titingnan ninyo ang ating society ngayon. Ang mga patayan halos araw-araw ay nangyayari. Mga krimen hindi na makokontrol. Bakit? Marami sa mga pastor na sa halip na ituturo nila ang batas ng Diyos na importante, sinasabi pa nila na hindi na nawala ng bisa ang wala ng kautusan ng Diyos. Yan po'y kasinungalingan ang taga mga ngaral at tagapagturo. Ito po'y mga ahinsya ni Satanas. Kung ang iyong pastor ay hindi nagtuturo sa kautusan ng Diyos, mag-iingat po kayo. Kautusan, ito po'y nangangahulugan ng kaayusan. Ang paglabag, ito po'y pagsira sa kaayusan. Ang kasalanan, kaya nga ang kasalanan, ito po'y may kaparusahan. At ang kabayaran, ito po'y kamatayan. Kung dahilan kung bakit tayo may kamatayan, kabayaran yan sa ating kasalanan sapagkat tayo'y nagkakasala, ang ating mga magulang. Kaya nga sa Juan 8:34, ito po yung sabi ni Jesus Christ. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Malaya ba ang nagkakasala? Mayroon bang freedom in sin? No, there is no freedom in transgression of the law. In fact, mayroon pang sinasabi si Jesus Christ, sino man ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Mayroong mga nagtuturo na kapag susundin daw ang batas ay alipin ka. Hindi yan totoo. Kung ngayon yung pag-aralan ang Biblia, kung ikaw ay susunod sa kautusan ng Diyos, ikaw ay tunay na malaya. Pero kapag labagin mo ang kautusan, kung ikaw magkakasala sapagkat sin is the transgression of the law, magiging alipin ka na sa kasalanan. Ang lumalabag sa kautusan ang alipin, hindi ang tagasunod. Ha? Ang kasalanan ay nag-aalipin and it's always multiply. For example, mayroong gumagamit ng drugs. Yung mga karamihan sa mga nagdodroga, hindi yun sila nagdodroga na mag-isa hahanap ng kasama. Kasi mas ma-enjoy sila pag mayroon silang makakasama. At the more na nagkakaroon sila, the more na dumadami, kaya napapansin ninyo sapagkat ang nature ng kasalanan nang aalipin. O kahit yung pagsubukan ninyong panigarilyo, pag matuto kang manigarilyo, mahirap ka nang umalis. Sapagkat ang kasalanan ay nang aalipin. No? Tandaan ninyo, huwag ninyong titingnan ang kasalanan na isang mabuting bagay na basta-basta lang ninyo subukan. No? It will destroy you and enslave you. No? Alipinin kayo ng kasalanan. Mapapansin ninyo, nag-umpisa ang kasalanan sa